Lord, salamat po dahil kayo ay patuloy na nagtuturo, nagpapaliwanag, nagpapalalim ng aming pananalig. Sa sandaling ito, kayo po ang siyang mangusap. Kami po inyong turuan, kayo ang tinig na aming marinig. Pangaralan niyo po kami. At nawa ang mga aral na magmumula sa inyo, maging gabay sa araw-araw na pamumuhay, magbukas ng aming pananaw at makita namin na iyong kaluwalhatian. Be our preacher, our teacher, O God. We seek you in the name of your Son, Jesus. Who will survive? Laging yan ang tanong, laging yan ang concern ng marami. Pagka dumating ang mga malalaking mga crisis, how do you survive? How do you survive losses? How do you survive reversals in life? Yung mga pagdaan sa mga mahihirap na mga kalagayan. A reversal in fortune broke Job's wife. Ang asawa po ni Job, nung nakaranas sila ng napakaraming pagbabago ng kanilang buhay, nasira ang kanyang paninindigan at pagkatao. Job 2:9-10, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." And this happens because changes break or make people. Pwede ang pagbabago ay makabuo o makasira sa tao. Changes could really make or break people. And in this instance, the wife of Job was broken. Meanwhile, the same reversal made Job. Naghirap sila, nakaranas ng mga karamdaman si Job, subalit lalo siyang nabuo. He replied to the wife, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. So changes can break or make people. The wife got broken, Job got and become more whole. Because the same heat that melts the wax hardens the clay. Yung mga pagsubok na dumadaan sa person na one, pwedeng siya ay magiba. Meron namang si person two, lalong tumibay. The same pagsubok. But whatever and however we react, there is something that is sure. Life can be full of changes. Nagbabago ang takbo ng buhay. Hindi ko mo maginhawa ay laging maginhawa, at hindi rin naman ko mo mahirap ay laging mahirap. Hindi dahil laging masaya, puro saya, hindi rin naman puro lungkot. Gumugulo nga, sabi nila, itong wheel ng buhay. At hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Pwede ang saya mo ngayon, bukas mas masaya pa. Tapos sa susunod, mas higit pang masaya. O kaya, masaya ka ngayon, bukas pa na malungkot. Proverbs 27:1, "You do not know what a day may bring." Walang nakakaalam. Hindi mo alam kung gaano kahaba ang buhay. Sabi sa Luke 12:20, "But God said to the foolish man, 'You fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up?'" Puro ka ipon ng ipon, puro ka payaman ng payaman, nalimutan mo ang ibang mahalaga sa buhay, eh kung nabawian ka ng buhay ngayon, sino makikinabang sa pinaghirapan mo? Bakit hindi mo pinakinabangan ang pinaghirapan mo? Iba lang ang makikinabang niyan. Hindi natin alam kung ano ang kasunod ng oras na ito. Because change keeps happening. Laging nagbabago. But though some details change, some general factors, some general configurations do not change. Merong sobrang nababago, merong ang liit-liit ng pagbabago. Tulad ng nakaikot na sa orasan ang ng buong 360 degrees yung kamay na pang seconds, pero yung kamay na pang minute, isang degree pa lang ang ginilaw nun. Kaprasong-kaprasong pa lang ginilaw niya. Samantalang nakaikot na ng buong ikot yung hand ng seconds. Meanwhile, nakaikot na ng buong ikot yung hand for minutes, kapraso lang iginalaw nung for hour. Ganun. May mga malalaki, may mga maliliit na nangyayari,
pero laging may nangyayari. Ecclesiastes 1:5-7, the sun comes up, the sun goes down, it hurries back to where it started from. So you think nothing changed, but the position of the earth has changed in relation to the sun, and the position of the sun had changed in relation to the entire galaxy. Maraming pagbabago, maliliit at malalaki. The wind blows south, the wind blows north, round and round it blows, over and over again. Iyan ang isang nature ng kalikasan, paulit-ulit. All rivers empty into the sea, but it never spills over. One by one, the rivers return to their source. Ang lahat daw ng tubig ng mga ilog ay pumupunta sa mga dagat, nagiging maalat, mag-evaporate, magiging ulap, uulan uli, magiging fresh water na naman sa mga ibabaw ng bundok, pupunta na naman sa ilalim ng lupa, magiging spring, tapos lalabas sa mga ilat, sa maliliit na mga batis, hanggang maging ilog uli, paikot-ikot ang tubig. Nasabi nila, wala ni isang patak ng tubig na nawala o nadagdag dito sa ating planeta mula no ito'y nilikha. Ecclesiastes 1:4, generations come and generations go, but the earth remains forever. Nagiging personal pagka namatay ang mahal mo sa buhay, pero kahit na magkamatayan lahat ang napakaraming tao, may mga isinisilang naman. Merong lumalaki, may papaliit, may papatanda, at merong pumupunta na sa second childhood nila. May lumalaki ang katawan, may umuurong dahil tumatanda na. But the earth remains constant. Kahit pa nga ang isang tao ay bumalik sa alabok ang kanyang katawan, nasa earth pa rin. Kahit umalis yun sa alabok, pumasok sa puno ng papaya, nakain ng tao, pumasok sa katawan ng tao, nasa earth pa rin yung element. And no matter who gets born or who dies, the genetic pools of humanity remains the same. The composition of the earth remains the same. Some things change, but many things just remain as they are. But even if the earth changes, or even if the earth seems to change, it does only in constant cycles. Cycles, mahalagang word, mga kapatid. Kuminsan, sinasabi mo, ay, papaginaw na, doon sa mga panahon na lugar na may winter. Pero cycle lang yon. Mamaya, aaraw na naman, iinit na uli, aaraw, lalamig, iinit, paulit-ulit lang. So wala naman talagang natatapos. Everything is eternal, everything is endless. And even science, or many branches of it, especially geology, points to 5,000-year cycles of the planet. Nasabi nila, every 5,000 years and then every 10,000 years, nagkakaroon ng major changes and rebirth and reordering of the planet in the planet. Kaya ngayon, takot na takot tayo sa global warming, natutunaw ang mga yelo. Napakarami nang natunaw noong unang panahon. Kaya nga yung mga sinasawag na land bridges ay lumubog sa tubig noon. Kasi may natunaw na. Bago pa itong ngayon. At nanatili naman ang mundo. Nanatili ang buhay. At kung sakali magkatunawa na uli yan, sinong sasabi na ang kasunod naman ay magpifreeze uli sila sa North and South Pole. Paikot-ikot ang buhay. Huwag sobrang matakot niya sa global warming. Let's do what we can to preserve the environment. But many things are beyond our control. Life gets born. Life, as it is known, dies and that gets reborn. Paikot-ikot, paulit-ulit in cycles. To the point that what many people think the end of time being mentioned nearly in all religions could be the end of a cycle. The end of a period, an era. The end of a time frame followed by rebirth and renewal. Takot na takot tayo sa nangyari sa extinction ng mga dinosaurs, may mga na-extinct na mga species, na iba ang takbo ng planeta, but sabi nga ng Jurassic Park, life finds a way. Umiikot ang cycles of life. Yung kinakatakutan natin na end of time,
End of the planet ba yun o talagang end of time? At anong ibig sabihin ng time? Katulad sabi ni Jesus sa Matthew 28:20, I am with you always to the very end of the age. Hindi sinabi ni Jesus to the very end of the planet. Lagi ang interpretation ng mga tao dyan, end of the planet. Wala namang sinabing ganun, to the end of the age. What kind of age? Maybe the age of the temple, temple worship, or the age of the birth of the church, the age of the difficulties that Rome would bring to the people of the world. What kind of age is that? Pas ang sinasabi ni Jesus, hanggang magsara ang oras, nandun ako. Pero anong oras yon? Kasi pa yung managsarang oras, may nagsisimula uling bagong oras. Tulad nung araw, kasabihan, matulid ka pa sa alas 4. Nagtataka mga tao, ano kayang alas 4 at mabilis ka pa sa alas 4? Kasi nung araw, dyan sa may Metropolitan Theater, sa may post office building, malapit sa Pasig, meron dyang ice plant. At pagpitada ng alas 4, tutunog ang sirena, ang mga tao off na sa trabaho. At yung iba, pagpitada, nandun na sila sa gate, ang bilis nilang lumabas pa uwi, kaya sabi, mabilis ka pa sa alas 4. Pero nung natapos ang oras ng trabaho sa alas 4, nagsimula naman ang oras ng kanilang private life. So pag may natatapos na oras, may nagsisimulang bago. Huwag kang laging matakot sa end of time. Because whenever there's an end, there's a new beginning. 1 Corinthians 10:11, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. Kita nyo sa Corinthians, sinasabi, ito isinulat para sa atin, babala sa atin, sa panahon natin, dumating na ang end of time. 2,000 years ago na yan eh. Ibig sabihin, yung end of time na yun, hindi end of all time and of the planet, end of some time that was known to them. A kind of epoch, a kind of era, a kind of period characterized by certain qualities that would end because other qualities would be born. 1 Peter 1:20, He was chosen before the creation of the world but was revealed in these last times for your sake. So Peter was referring to Jesus. Sinasabi niya, bago panilika ang mundo, siya inapili na na isusugo at ngayon isinugo na ngayong mga huling araw. Again, 2,000 years ago na yung mga huling araw na yon. So yun ay mga huling araw ng ano? Huling araw ng Judaism? Huling araw ng rule ng Rome over Israel? Huling araw ng ano? Pero hindi sinabi ang kahuli-hulihan ng lahat-lahat ng panahon. Which of course, religion sometimes misreads, misinterprets, and scares everybody with it. Acts 2:17, In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Dumating ang Espiritong Banal, napuspos ang mga alagad ni Jesus na nagtitipon-tipon sa isang kwarto. At nung sila'y puspusin ng Espiritu, naglabasan sila speaking in various tongues, in many different languages. At nung ipinapaliwanag ni Pedro yung phenomenon na ito sa mga taong hindi nakakaunawa, sabi niya, hindi ba? Sabi ni Prophet Joel, in the last days, God will pour out His Spirit on all people. Heto na yun, nangyari na. God poured out the Spirit and these people are speaking in the Spirit. Pero yung tinutukoy na yun ni Pedro, Acts chapter 2, happened 2,000 years ago. Yun na pala yung last days. E di kung last days yun, dapat wala nang today. Ibig sabihin, last days yun of something, of a period. And in fact, it could be read as last days of being governed by the law of Moses because now they would be governed by the law of love through the Spirit. So, days ended, the days of Moses and the beginnings of Jesus, the Jesus time for His church begun. If you like to read it that way. So huwag lagi tayong natatakot sa mga end, sa mga changes. Tulad ng meron tayong mahal sa buhay, matatapos ang kanyang buhay dito sa lupa, siya ay malalagutan ng hininga, hindi yun nakakatakot kasi pagkatapos ng panahon na yon, may bagong panahon na magsisimula sa kanya. Because everything repeats. Everything runs in cycles. Life is indestructible. Tuloy-tuloy ang buhay. Naiiba lang ang ating consciousness. 1 John 2:18, This is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. And again, this was written in the first century. As sinasabi ni John, ito na yung last hour. End of the world? No. End of a world.
a certain world as people lived it, as people knew it, as people defined the world by. That hour of end had come. The beginning of the age of the Spirit became very, very clear. 2 Timothy 3:1, but mark this, there will be terrible times in the last days. And if you like to look at the history of Israel, the context of all of these writings, those last days were the last days of Israel as a nation under the temple, because Rome destroyed the temple and Jerusalem and dispersed all the Jews. So that age ended, not the world, not the planet. So changes. Huwag tayong matakot sa change. Hindi naman natin kayang pigilin. Ayan ang mga anak mo, lumalaki na. Daddy, hindi na tayo ang kausap ng mga anak mo kung sino-sino na ang kausap sa text. Darating eh. Kaya naman dapat yung mga bata marunong mag-assure sa mga magulang na bagaman nagkakaroon ng mga kaibigan, may mga iniibig-ibig sila dyan, na yung magulang nila, priority pa rin mahal nila para hindi matakot yung mga magulang sa change. Lalo pag may mga anak na nag-asawa, biglang ang tao na lang sa mundo yung asawa niya. Nakalimutan na yung magulang. So, mayroong time na nag-change, nag-end. What was that? Nag-end na ang panahon na anak natin siya. Naging asawa na lang siya ng iba. So, dapat yung ganun mga kind of changes, kinukusyon natin yung impact at binibigyan natin ng assurance ang mga stakeholders in our lives na tuloy ang buhay. May naiba lang na elemento, a certain element of that world ended, but a new world begins. Dati, ako lang pong anak nyo, ngayon nag-asawa na ako, dalawa na kami. Hindi nyo siya naging kahati sa aking pagmamahal, kundi naging katulong ko pa sa pagmamahal sa inyo. Dapat ganun yung mga assurances para hindi natatakot ang mga tao sa change, kundi nagiging beneficial pa nga yung change. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. At inisa-isa yon, there's a time to be born and there's a time to die. Walang katakataka doon. So, pag tinignan nyo ang isang bagay with your naked eye, para walang nangyayari. Pero pag tinignan nyo sa microscope, ang dami pala nangyayari. Kahit yung kalangitan, pag tinignan nyo with the naked eye, parang the same naman lahat. Pero pag nag-telescope ka, ang dami pala nagagalawan dyan, ang dami mga nangyayari. So, nasa pananaw lang natin yan. Kailangan nakikita natin, na-appreciate natin ang mga paggalaw ng mga planeta, ang paglubog ng araw, dahil para sumikat uli siya, from the point of view, of course, of the rising and the setting of the sun, but life is about change and also non-change. Some things change, some things do not. When change comes, those with set ways will be unable to bend with the wind. Ang mga sobrang pinanigasan na ang paraan ng pag-iisip, ayaw nang baguhin. Pinanigasan na ang paraan ng pamumuhay, ayaw nang ibahin. Pag dumating ang pagbabagong hindi maiiwasan, hindi sila makayuko sa ihip ng hangin tulad ng kawayan, pwede silang mabali o matumba pag-ihip ng hangin. Kaya matibay ang kawayan, anumang bagyo, yumuyuko lang sa hangin, sumasayaw, pagkatapos ang hangin, tayo uli. Pero yung mga nagmamatigas, yung mga sobrang titibay daw na puno, pag mas matibay yung hangin na dumadaan, nabubunot sila o natutumba o nababali. Ganon din ang tao. Pag hindi ka marunong lumaro sa panahon, ikaw ay isang magulang, nag-asawa na ang anak mo, hindi ka marunong sumabay at sumayaw sa panahon, gusto mo everything's the same, makikipag-compete ka pa sa iyong manugang, pwede kang manalo, pero malamang na matalo ka. Kasi hindi ka sumasabay sa ihip ng hangin, may pagbabago sa buhay ng iyong anak, nagkaroon siya ng asawa, enjoyin mo yun, mag-accommodate ka noon, huwag mong labanan. Kasi yun ay isang uri ng pagbabagong di maiiwasan. Dumatating ang panahon na ang tao ay tumatanda, hindi na niya kayang umakyat ng mga kung ano-anong matataas, nahihirapan na siya magbiyahe, tapos sa panahon pa na yun mo ipagpipilitan na gawin ang mga hindi mo ginawa nung araw, mahirap gawin. Because for everything there is season and a time for every matter under heaven. Kaya mahalaga rin naman sa ating mga magulang
Yung mga bata, hayaan natin maging bata. Pagkabataan na, hayaan maging kabataan kasi may panahon para sa lahat. Pag lumipas ang kabataan na yan, pag ginawa niya yung pagmatanda na siya, ang anong gagawin niya? Magbabata-bataan siya. Medyo alangan na. Kaya dapat pinapayagan natin ang mga tao na kung anong hinihingi ng panahon, ng estado, ng lagay ng kanilang buhay, ay maganap. Let us not advance children to adulthood. There's a lot of time to be old. Let children be children and do not rob them of their childhood. When change comes, those with set ways will have a hard time surviving or thriving. Mga political families, for instance, sanay na makapangyarihan, maluwag ang lahat, tapos biglang natalo sila halimbawa sa eleksyon, pag hindi sila naka-adjust, anong gagawin nila? Tatalon sila sa bangin? Makikita mo yung mga survivors, ha? Ang galing ng pamilyang ito, from top to bottom, masaya pa rin, buhay pa rin. These are the people who will survive. Hindi yung dati kayong mayaman, naghirap kayo, eh puro na kayo ngayon lungkot at puro kayo pangmukmok. Kung panahon ng mayaman, edi mayaman. Kung naghirap, edi mahirap. Make the most out of it. The people who have this mindset will survive. Nung panalo, edi panalo. Nung natalo, edi talo. Ano man, ang kalagayan sa buhay, niyayakap, tinatanggap, and then you make the most out of it, you will survive. Rigid habits could become gods. Kaya ang hirap-hirap magbiyahin ng mga taong, kailangan ito ang unan ko, kailangan ganito ang kama ko, kailangan ganito ang iniinom ko sa umaga, kailangan, sa bahay ka na lang, hindi ka na pwede magbiyahin nun. Kasi pag nagbiyahe ka, merong maiiba. Habits could become gods. Kaya tiyakin natin ng mga kapatid na yung mga habits din natin, tayo ang Panginoon ng habit, hindi yung habit ng Panginoon. Yes, nakasanayan mo na matulog sa ganung oras, pero mga panahon hindi pwede yun. So dapat ma-control mo yung sarili na mag-adjust sa panahon kasi may panahon na dapat talagang ibahin yung habit. Traditions, lifestyles, religiosity, even very stiff religious doctrines could become prisons. Like rigid habits. Nakukulong ka, hindi ako pwedeng kumain yan kasi ganitong araw ngayon. Hindi ako pwedeng kumain yan kasi ganun-ganun. Nakukulong ka, imbes ang dami mong nakakain tuloy, nagkakaroon ka ng limitasyon. Yung mga certain lifestyles, na kailangan ganito lamang ang aking kakainin pag umaga, paano kung wala ka sa bahay mo? Rigid habits could become liabilities. Imbes siya na yung maging katuwang mo sa pagpapasaya ng buhay, magiging amo mo. At mahirap sumaya pag maraming amo. Yung taong madali mag-adjust, yan ang taong liligaya. Kaya pati ang bata, kahit kayo mariwasa, sinasanay nyo kuminsan na kulang ang kanyang pera, hindi nabibili ang kanyang lahat ng gusto mo, hindi siya laging masaya, hindi siya laging pahingan, pinapagod nyo rin kahit na may mga kasama kayo sa bahay, binibigyan nyo ng mga trabaho. Kasi sabi ni Balagtas, lagi natin binabalik-balikan ang ilang linya sa Florante at Laura at namnamin natin, bagamat marami sa mga ibang salita nito yung matandang Tagalog, pero hindi naman mahirap maintindihan. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat ni di na matutunang bathin. Ganon doon ang puso na masanay sa saya, sa tuwa, nagiging sensitive. Ini-imagine pa lang niya ang darating na trouble, hindi na niya malaman kung paano magsusurvive. Para ng halamang lumaki sa tubig. Dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init. Ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Yan daw, puro sanay sa saya, sa ginhawa, parang halamang babad sa tubig. Subukan mong mawala yung tubig, tuyo agad. Mabuti pa yung cactus, kahit isang linggo ng tuyo, buhay pa rin. Kasi sobrang nasanay sa ginhawa. Sabi na ibang-iba na mga bata ngayon, pero ang totoo, ibang-iba ang mga magulang ngayon. Sobrang magpasunod. Yung ana, tatay at nanay sa umaga, yuyuko na sila sa lupa dahil lalabas na ang anak nila sa kwarto. Sambahin ang anak. Napakaraming ganon.
Munting kahirapay, mamalaking dala. Dibdib palibhasa, hindi gawang magbata. Hay bago sa mundo'y walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Galing ni Balagtas. Sabi niya, hindi ka sure. Isang kisap mata o kalahating kisap mata pa lang, kalahating kurap mo, pwedeng maiba ang iyong fortune, maiba ang iyong buhay. Mahal na magulang yung anak, yung dalawang mag-asawa, sa isang aksidente, bigla silang namatay sabay. Paano natin si spoiled brat? Magulang lang nagtsatsaga sa mga spoiled. Babatok-batok ka lang yung mga tiyo-tiyo nila pagka bigla nilang kailangan alagaan yun dahil pinalaki nyo sa sarap. Kailangan sinasanay. Ang bata, tinuturo mo makisama. Pag kumakain sa inyong bahay, magligpit ka o may nalaglag, linisin mo yan. O huwag mong itapon-tapon yung mga sabaw dyan. Kasi oras na kumain sila sa bahay ng iba, lalo yun ang mag-aalaga sa kanila dahil nawala kayo sa mundo, kakainin sa niya mga yan, yung mga batang yan, pag hindi sila marunong makisama, pag hindi sila marunong maglinis, pag hindi sila marunong tumulong. So train them for their own survival. Because life can change. Reversals can happen. Fortune could become misfortune. At habang lumalaki naman ang mga bata sa hirap, turuan nyo rin naman na kumain ng tama, humawak ng mga kubyertos ng tama. Dahil baka naman sakaling umasenso ang inyong buhay at makarating sila sa maraming mga magagandang mga pagtitipon, kung kumakain sila na parang sa labusab, di syempre, nakakadirihan naman sila. Sanayin mo rin. Dahil ang kahirapan naman, pwede rin mabago eh, baka umasenso din. Malamang, lalo kung ang tao'y naghahanda sa pagbabago. The righteous, meaning the wise, adapts to changes. Importante yan. Pag sinasabi sa Bible na righteous, ang madalas doon, hindi ibig sabihin religious morality. Ang ibig sabihin ay pakikitungo, pakikipagkapwa na mabuti. So the righteous, the wise, adapts to changes. The righteous and the wise trains for changes. Proverbs 22:3, a prudent man sees danger and takes refuge, but the simple keep going and suffer for it. Now, the simple means the foolish in this particular usage. Ang matalinong tao, nakikita niya sa bandaron may panganib, umiiwas na siya agad. Good leaders, pag gumagawa sila ng desisyon, alam nilang pag itong ginawa ko desisyon sa bandaron, yun ang magiging problema nito. Ito, pag ganitong ginawa ko sa banda doon, yun ang magiging problema. May foresight. At habang maaga, iniiwasan yung pwede maging problema sa pamamagitan ng paggawa ng tamang desisyon ngayon. Luke 12:54-55, he said to the crowd, Jesus that, saying, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain. And it does. And when the south wind blows, you say, it is going to be hot. And it is. So read signs of change and adapt. Meaning the wise, the righteous, the godly knows and respects God. And therefore the wise, the godly harness the laws of God and nature. Hindi ka lumalaban sa kalikasan, sumasakay at sumusunod ka. Ayaw mong anuring ka ng baha, at yung may malaking baha, huwag kang tumira sa tabi ng ilog. Ayaw mong abutin ng baha ang iyong sahig, itaas mo. Ayaw mong tamaan ang hangin ng iyong bahay, doon ka sa gilid ng mga bundok na may babangga sa hangin at hindi yung bahay mo. Igalang ang kalikasan. Romans 1:20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Wala daw excuse ang mga tao kasi ipinakilala ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ng nilikha niya. So you want to know God? Know nature. You want to obey God? Obey the rules of nature. Because God is the author of natural law.
Yan nga maraming religious laws, hindi mo pa sure kung gadang gumawa o priest lang o pastor lang o religious leader lang. But the law of nature, only God can make nature, so sure ka na gadang gumawa ng law of nature more than any other law made by humans. Kaya sabi, gusto mong lumigaya sa buhay, tignan mo ang maginawa niya at sundin mo ang natural law. Who will survive? Those who will survive are those that face, welcome, embrace, ride the waves of change. Kahit sa kasaysayan ng mga bansa, ng mga kabihasnan, ng sarili nating bayan, ang namamayagpag, ang nagwawagi, ang nananaig, ay yung marunong kumilala sa pagbabagong hindi pwedeng iwasan at uma-adapt agad, nag-a-adjust agad sa pagbabago. For better or for worse of the entire system, individuals who adapt easily are the ones who are able to make the most of it. Kumisa nga, kataksilan pa yan sa bayan eh. Katulad ng nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, merong mga ayaw tanggapin yung mga Kastila, lumaban, meron naman mga nakipagsabwatan agad, kumampi. At the end of the day, nung nagwagi yung mga Kastila, sila yung mga kasama sa wagi. That was not good for our nation, but for them individually and for their families, they benefited. May mga sa himagsikan natin laban sa mga Kastila na lumaban para magkaroon tayo ng kalayaan. Nung dumating mga Amerikano para agawin yung kalayaan na yun, at nakita ng ibang, ay, walang panalo sa mga Amerikano, sobrang lakas sila, ang yaman-yaman nila. Yung iba, kumampi agad sa Amerikano. Pinagtak sila ng bayan, pero yung family nila nakinabang. Sila agad itong mga gobernador, sila agad itong mga appointed leaders, kasi nakipagsabwatan sila. Ganon din yung panahon ng Hapon. Ngayon, you should let your morality dictate how you would adapt to changes. Maninindigan ka ba para sa tama o kakampi ka agad sa mali dahil lang parang siya yung mananalo? Dapat alam mo lang na, yes, maraming pagbabago sa buhay. Ano ngayon ang gagawin mo sa mga pagbabagong ito? Saan ka dapat manindigan? Kaya naman yung mga nagkampihan agad sa Hapon, nung bumalik ang gobyerno ng Pilipinas, nung sinakop muli ng mga Amerikano ang Pilipinas at nakuha uli sa Hapon, sila na naman yung amo, o ipinagkukulong naman yung mga kumampi sa Hapon kasi po bago-bago ang mga pangyayari. At pag tinignan nyo ang political landscape, yung mga pinakamabilis magbalibaligtad ng kanilang mga prinsipyo at paniniwala at membership, sila yung madalas wagi. Isa lang yung ibig sabihin nun, hindi sa tama o maling ginagawa nila, kundi yung marunong mag-adapt, yung marunong mag-adjust, yun ang nagsusurvive. The progressive survives more than the conservative. Kasi yung conservative, buong karuman, tikuhan niyang niyayakap yung papaalis na o wala na habang tinatanggihan niya yung nandyan o yung paparating. So ang mangyayari, pag naghari yung paparating, wala siyang hawak, kundi yung lumipas na, natapos na. Those that learn to make the most out of any and every situation will survive. Those that adapt, those that teach themselves to be satisfied with the best that could be available at the moment. Philippians 4, 11 to 13. I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty. And I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry, to have much or too little. Christ gives me the strength to face anything. Yan ang sinabi ni Paul. Sa meron't wala, sinisikap kong maging makabuluhan at kung pwede pa'y maging masaya. Pinalalakas ako ni Jesus para harapin ang hindi pwedeng talikuran, tanggapin ang hindi pwedeng tanggihan, hayaang mangyari ang hindi ko kayang ibahin. Ang malulungkot sa buhay, yung lagi ang hinahanap ay wala. Daddy, mag-abroad ka na, wala tayong kapera-pera. Tapos ang nag-abroad, daddy, miss na kita. Eh, pinag-abroad na eh. Diba? Tingnan mo na lang yung picture.
Total, may marami na ngayong paraan para mag-usap kayo. Pero huwag mo siyang lagi, I miss you, tuloy uuwi na. Pag umuwi na, ba't umuwi ka na? Enrollment na. Hindi na malaman ng tao kung saan siya pupunta. Meron naman, gusto mag-abroad. Pag nasa abroad na, naku, miss ko ang puto bongbong, naku, miss ko ang kamechile, miss ko ang siniguelas. Eh, nag-abroad ka eh. Di kumain ka ng pumpkin. Kumain ka na kung ano-ano dyan. Hindi yung nandung ka, ang iniisip mo nandito. Pag uwi mo naman dito, ang init-init naman dito, mabuti pa sa Canada. Yung iba pa, mabuti pa sa Canada. Di ba? So, eh, nandito ka. Pag nandito ka, enjoyin mo dito. Pag nandung ka, enjoyin mo. Hindi yung kung nandung ka, ito iniisip mo, nandito ka, yun ang iniisip mo. Kahit sa kapumunta, sala. Sala sa init, sala sa lamig, lulungkot ka lang. Dapat kung ano yung katotohanan na hindi mo pwedeng palitan o pinili mo pang tanggapin mo nang sumaya ka. Proverbs 10:25, when the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. Again, yung wicked dito at yung righteous, hindi moral yon. You could read it in original language and it will accommodate that righteousness here doesn't mean religious morality. It means wisdom. The wise will stand forever, the foolish will be destroyed. And wisdom is being one with time, in unison with creation, with nature, with the season. Kung ano yung panahon, yun ang tanggapin mo at sikapin mong maging masaya. Proverbs 26:13, the sluggard says, there's a lion in the road, a fierce lion roaming the streets. Yun daw tamad, yung mabagal, yung patay-patay, may nakitang leon na nasa kalsada. Sabi niya, ay, may leon. Nakakatakot na leon. Pero wala naman siyang ginawa. Tapos lalabas pa siya, nakain siya tuloy ng leon. Dapat may ginagawa ka. Huwag mong tatanggapin ang sitwasyon na gano'n na lang. Huwag mong sasabing ganyan lang talaga yan. Kasi pag ganyan lang talaga yan, sinabi mo na, ibig sabihin, wala kang babaguhin. Dapat pag hindi maganda ang sitwasyon, hindi mo sinasabing ganyan lang talaga yan. Ang dapat mong sabihin, dapat hindi ganyan. At may gagawin tayo para maiba yan. Then may iba mo ang iyong buhay. Pero yung naku, wala akong magagawa. Sa salita mo pa lang, nag-decide ka na na walang magagawa. Ano pang magagawa mo sa tunay na buhay? Dapat sabihin mo, no, may magagawa tayo para ibahin yan. Para maiba mo ang iyong buhay. Pero pag nagawa mo na ang lahat ng kayang gawin, sagad na, nando na, wala ka ng ibang pwedeng gawin, tanggapin mo na and be happy with it. That's how you will survive. Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than this? It is not wise to ask such questions. Hindi daw mabuting laging nagdadrama na bubuti po nung the good old days. Tapos na yon, magpagulong-gulong ka man dyan, hindi na babalik yung days na yan. Ang gawin mong atupagin mo, make these days good. Huwag kang magdrama, bukid ka, titingin doon sa tapos na, puro romansa, puro mga sentimiento. Walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan, if the days were good, those days, you make these days good also. But stop dramatizing the good old days. Just ride with the times. No, kunong araw, nung buhay ang atin nyo, ganito, ganon, ngayong wala nang atin nyo, ganito na, eh wala na eh. Adjust, adapt. Pag lagi mong inuulit-ulit yan, maiinis pa sa iyo mga iba mong anak dahil lagi mo nalang sinasabi, yung nung nandito ang atin nyo, nung buhay ang nanay nyo, ganyan, ganyan, ganyan. Eh ngayon, wala na nga. Eh, paano? Anong gagawin mo? Adjust. So you will survive. So you will thrive. Ecclesiastes 7:14, when the times are good, you should be cheerful. When the times are bad, think what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. Pag daw masaya, magsaya ka. O kung malungkot, o malungkot ka. Pero hindi yung oras ng saya, doon ka naglulungkot. Tapos nagsasaya yung iba, doon ka malungkot. O kaya ang lungkot ng iba, doon ka naman tawa ng tawa. Wala ka sa lugar. Sabi kong masaya, magsaya. Kasi lahat yan, gawa rin ng Diyos. At kung hindi man niya sinadyang gawin, pinayagan niya mangyari dahil sa mga ibang dahilan na maring hindi mo batid, ride ka na lang sa panahon. Kailangan, di ba? Sabi ni Sampaguita, panahon na para magsaya. Kung umabot kayo kay Sampaguita.
Umabot ba kayo dyan, mga anak? Di ba? May Google naman, Google nyo. Hindi yung, sabi niya, ayaw ko nang pa-try-try. Gusto kayo todo bigay. Kasi kung masaya, nisayahan na. Huwag nang pigil-pigilin ang mga sarili. Kasi baka bukas, lungkot naman eh. Tapos manghihinayan ka. Tulad ng ang dami ang pagkain, nag-iinarte ka pa, ayaw mong kumain. Pag uwi mo, sayang naman, hindi ko nakain. Sayang, hindi ko nalulun yung buong baka. Kasi hindi mo pa ginawa nung nakahain. Kung ano yung meron sa iyong kamay ngayon, yun ang enjoyin mo. Just make the most of time, make the most of opportunities. Paano mo haharapin ang mga panahon ng lungkot? Paano ka maghahanda sa mga panahon ng hirap? Habang pwede, magsaya ka. Habang pwede, mag-impo ka. Enjoyin mo ang kariwasaan. Para kung dumating yung kahirapan, your memory will make you go through the difficulty. Yung mga saya na inabot mo, yun ang magiging baon mo sa madidilim, malulungkot na mga araw na darating sa buhay. Kaya yung may opportunity to be happy, take it. Because there will be days of sadness. There will be days when there's nothing you can do but accept it. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po kaming bigyan ng katuturan ang bawat araw na dumadaan sa aming buhay. Huwag masayang ang oras. Matthew 6:34, sabi ni Jesus, therefore do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So how do you survive? How do you prevail? Harapin mo lang yung hawak mo ngayon today. Yung bukas, bukas naman. Hindi yun pang ngayon. Many people break down because they solve the problems of today and tomorrow, they solve it today. No, the grace given to you by God is good only for your problems today. Tomorrow's problem will be accompanied by tomorrow's solutions. Hindi mo dapat paghati-hatiin ng konti mong lakas hanggang sa 3 years pa from now, sinosolve mo na. Pagdating nun, may kakambal yun na solusyon. Yung problema mo ngayon, may kakambal na solusyon. Focus on it and you will go through it. Kasi marunong si Lord. Alam niya ating load limit. The Lord does not allow us to take more than what we can bear. Eh bakit hindi ko po makaya? Eh kasi hindi pa binibigay sa iyo ngayon, pina-pass forward mo na eh. Kaya hindi mo na makaya. Huwag mo nang isipin yung masyadong malayo pa. Yun lang ngayon. Yung ngayon, kaya mo yan kasi alam ng Diyos ang ibinibigay niya sa iyo. Sukat. Parang tulay, nakalagay 10 tons, 20 tons, may load limit. Alam din ni Lord ang load limit natin. Even temptation nga, sabi, the Lord will never permit you to be tempted beyond your strength. So, allocate natin yun. Pakinabangan natin yung binibigay sa atin ng Diyos. Focus on the task at hand. Tomorrow's needs will be accompanied by tomorrow's provisions. Kaya pati sa prayer, sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Paano po pag nagutom kami 20 years from now? Ang layo pa nun, ano? Yung pagkain niya, tiyan mo ngayon at sikasuin mo. May makakain ka ba ngayon? Meron po. Siya, magsaya ka na ngayon. Bukas mo na isipin yung iba. Hindi ibig sabihin na huwag kang magplano, huwag kang maging good planner sa buhay, pero plan, but do not worry. Plan, so that tomorrow you will harvest, but do not dig today what you plant today to see if it is growing. Leave it alone. Go back to it tomorrow. Lahat may panahon. Face challenges one at a time. That is how you survive. Nakita nyo ang tulay, ang load limit, 10 tons. So pag may dumadaang truck na 10 tons, kaya niya. Pero yung tatlong truck na sabay-sabay na dumaan doon, guguho. Kasi hanggang 10 lang eh. Tayo din may limit. So face your challenges one at a time. Huwag yung pagsabay-sabayin. At ang madalas magpahirap sa atin na nagsasabay-sabay ang problema ay ating guni-guni, ang ating imahinasyon. Pag inisip na natin lahat, sabay-sabay na darating yan, para na tayo magigiba. Pero hindi natin naiisip yung kasabay na solusyon pag dumating yun. Survive. Thrive. And very importantly, train children to survive. Practice nyo silang mahirapan. Practice nyo silang makisama. Hindi kayo nakakatiyak na laging kayo ang magiging kasama nila. Turuan nyo sila sa hirap at ginhawa para maging sanay sila anong nang dumating sa buhay at whatever happens, they too will survive. Salamat Panginoon dahil binibigyan nyo kami ng survival blessings, survival mechanisms.
Teach us na ayusin namin ang pag-iisip namin, not to fast forward problems, but to face them when we get to there. Turuan niyo po kami, Panginoon, na yun lamang ngayon ang aming asikasuhin, at yung bukas, nandun pa rin kayo, magbibigay kayo ng mga blessing na tama sa mga pangangailangan namin sa kinabukasan. Pagbulay-bulayan natin ang lahat ng ito, hanapan ng personal application sa buhay. Lord, as your people bow in prayer, in silence, let your voice finish the message, customize it for each one, make it personal. Be with the Lord in silent reflection. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed.